mula sa buluwagang pambalitaan ng DepEd Rizal. Narito ang ating mga tagapagdating balita. Raymark Marin, Carla May Castro, at Antoinette Dumakita. Mga balitang kinalat ng buong pwersa ng DepEd Rizal Public Affairs Team. Upang mailahad sa mga Rizalenyo ang mga kapakipakinabang na balita. Ito ang Rizal for Colombian Education News. Magandang hapon mga ka-Blue Rizal. Welcome sa first anniversary ng ating programa. Balitang totoo para sa bayan, para sa batang Rizalenyo. Ito ang The Blue Rizal Forum. Going beyond education news. Bata, batang makabansa. Ito ang mantra ng kagawaran ng edukasyon sa nakaraang Basic Education Report 2023 na pinangunahan ng Vice Presidente at Kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon na si Sara Duterte. Para sa kabuuang detalye, narito po ang aking report. Gustong makatulong sa pamilya at sa bayan. Issue sa reforma sa edukasyon tampok sa 2023 Basic Education Report. Pag-amin at pangako, iyan ang tila mga tono sa naganap na 2023 Basic Education Report na pinangunahan ng Department of Education na kanilang isinapubliko noong Enero 30. Laman ng Basic Education Report na ibinahagi ni Pangalawang Pangulo at DepEd Secretary Sara Duterte ang kanilang mga ulat at estadistika tungkol sa isyu na ayon sa DepEd ay nakaaapekto sa kalidad ng edukasyon. Ilan sa mga nabigyan diin ay ang patuloy na kakulangan sa classroom at school infrastructure, pagkaunti ng bilang ng mga private school dahil sa ang marami ay nagsara noong pandemya. Congested na curriculum na tinatambalan pa ng misplaced o missing na prerequisite learning competencies at ang tendency ng mga senior high school na kumuha pa ng degree para lamang makatanggap ng trabaho. For learners at home, over 28 million learners all over the Philippines. These, ladies and gentlemen, make my interest in the future of Philippine education a very personal matter. We know that the road will be bumpy, but our direction is clear. We know that the challenges are vast, but we Filipinos are resilient. We will overcome. Tayo po ay magiging matatag. Tungo sa isang bansang makabata at batang makabansa. Pag-amin din ng Kalihim, ang isyu ng inclusivity at mental health ay isa ring malaking puwang na dapat punuan para sa kalidad at ligtas na edukasyon. Sa panig naman ng mga guro, ang isyu ng overloading ng administrative task, kakulangan sa mas maayos na career progression at oportunidad na mapataas ang kanilang kasanayan at ang mga isyu sa benepisyo at loans ang ilan lamang sa mga nabanggit ng Kalihim. Pagkatapos ng paglalahad ng laman ng Basic Education Report, isinapubliko rin ni Duterte ang agenda ng kanyang kagawaran upang tugunan ang mga nasabing isyu. Ang matatag agenda ay may apat na puntong nakatutok sa pagtugon sa mga isyu sa edukasyon. Layunin din nila sa kanilang agenda na makamit ang kanilang tagline, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Pagkatapos nito, nagbigay ng talumpati si Pangulong Bongbong Marcos bilang panauhing tagapagsalita. All of us have roles to play. We have parts to contribute. And so, let me issue a challenge to you all to become active key players in this effort. Let us join hands and act in unison as we build the best education system that the Philippines has ever seen. We owe it to our children,
to prioritize their well-being and give them the highest possible quality of education so they may become the innovators and the leaders of tomorrow, not only of the Philippines, but of the world. Kasama ring dumalo sa programa sina Senate President Migs Subiri, Basic Education Committee Chairman Senator Wing Gatchalian, at House Education Panel Chair Representative Roman Romulo. O si Raymark Marin, ang tinig ng SDO Rizal, mapusong serbisyo para sa batang Rizalenyo. Nagsagawa ang SDO Rizal ng paper-based modality para sa National Achievement Test for Grade 12 o NAT G12 for school year 2022 to 2023. Para masigurado ang maayos at payapang pagsusulit ng mga senior high school students, ito ay pinangunahan ng mga monitoring officials sa parehong pribado at pampublikong paaralan sa ating dibisyon. Aking nakapanayam ang Public Schools District Supervisor ng Montalban na si Sir Van Russell Robles at ito ang kanyang naging pahayag sa naganap ng National Achievement Test sa bayan ng Montalban. Actually, naglabas kami ng Sub-Office Memorandum No. 7 na naglalayong i-orient ang ating mga room examiners at room supervisors for the National Achievement Test for Grade 12 last January 20. So ito ay kinabibilangan ng 4 na standalone senior high schools, kabilang din ang mga private schools na nag-o-offer ng senior high school. Binigyan namin sila ng orientation on how to administer the National Achievement Test for Grade 12. And we also answered some queries or concerns patungkol sa kanilang preparation. Ang mga schools naman po ay nag-conduct din ng kanilang mga dry run in preparation for the NAT. To determine po yung kanilang mga room assignment, yung mga do's and don'ts nila sa pagsasagot at pagsisheet ng kanilang mga answer sheets. One of the challenges siguro yung insufficient number of test booklets and answer sheets. And para ma-resolve to at matugunan, yung constant communication sa DO, sa SDO natin, para mabigyan tayo ng additional answer sheets. Pagdating naman sa test booklet, ang ginawa namin action, particularly sa San Jose Litec Senior High School, we divided the examinees into two shifts, yung AM and PM shifts natin, para maging enough yung ating mga test booklets. Ang DepEd Montalban Sub-Office naman ay buo ang suporta pagdating sa isinagawang National Achievement Test. Nagkaroon kami ng monitoring patungkol sa isinasagawang NAT noong January 30 and 31. Binisita namin ng iba't ibang mga senior high schools, itong 4 na standalone at ilang mga selected private schools dito sa Montalban para makita ang pagsasagawa ng National Achievement Test. Kasama din namin dito ang regional CLMD supervisor, si Ma'am Dr. Viernalyn Lama, at ang ating focal person sa youth development, si Ma'am Piper Valmonte. At siniguro namin ang maayos na pagsasagawa ng National Achievement Test para sa ating grade 12. Hindi man naging madali ang paggawa ng master list, siniguro naman ng San Jose Litec Senior High School sa pangunguna ng kanilang school head na si Ma'am Estrelita Mape na ang mga grade 12 ay makakapag-take ng NAT. So ang pinaka-challenging sa preparation ng NAT ay ang paggawa ng master list dahil na merong mga bata na nasa modular distance learning na sila ay mga nagtatrabaho o kaya ay nag-aalaga ng mga anak. Tinahatid pa ang kanilang anak sa eskwelahan, so hindi kagad nakakasagot, kaya natagalan yung sa paggawa ng master list. Oo, nagkaroon ng version 1, version 2, bago finally yung master list ng mga bata na 1,140 ang dapat mag-take ng National Achievement Test. Ano man ang naging hamon sa pagkuha ng National Achievement Test, angarin pa rin ng mga paaralan na mas papalawig pa ang kanilang paghahanda at kaalaman sa pagsasagawa nito. Ako po ang gurong nagbibigay ngiti sa inyong mga labi. Antoinette Dumakita, mapusong serbisyo para sa batang Rizalen.
Research Conference o DRC na may tema Gleaning from Experiences and Advancements in Research. Para sa kabuuang detalye, narito ang aking balitang pang-edukasyon. Muling ibinahagi ng ilang mga guro at kawaninang paaralan sa SDO Rizal ang kanilang talino at galing sa nakaraang 9th Division Research Conference noong Enero 2023. Matatandaan na noong 13 ng Disyembre taong 2022 nang ianunsyo ng Division Office ang pagsasagawa ng kumprensyang ito. At nito lamang nakalipas na 10 ng Enero sa taong kasalukuyan ay malugod na binati ng SDO Rizal ang mga nagwagi at nanguna sa pagpipresenta ng kanilang pag-aral at pananaliksik. Ilan sa mga gurong kinilala ay sina Mary Rose Lucin sa kategoryang Teacher Development, Ricardo Ahilion Jr. sa TLEA Technology, Stephanie Joy Blanquisco at Glicerio Estacio Jr. para sa Mathematics, Alexander Malones, Melody B. Balanza at Jocelyn Lucena sa Program Evaluation Monitoring and Evaluation or Governance, Hazel Angeline Tesora para sa English, Romulo B. Arada Jr., Marlon Santa Catalina at Nanette Santa Catalina para sa Science, John Ray T. Ladia sa Partnership and Linkages o DRRM, John King C. Antiporda sa Araling Panlipunan, Jubilant B. Javier sa Filipino, Sammy Boy B. Guzman sa kategoryang Inclusive Education, SPED at IPED, Sammy Boy B. Guzman at Yera Caliza M. Banaag ng Kindergarten at Geraldine Vergara ng PRB4. Gayun din si Emil M. Dizon ng EST Miami. This has been your tender-loving teacher broadcaster, Carla May Castro, reporting. Mapusong servisyo para sa batang isalin. Sa muling pagkakataon ay kinilala ang husay ng SDO Rizal sa pagkamit ito ng maturity level 2 sa system recognition sa ilalim ng Prime HRM. Sa kalandalang detalye, narito ang balitang pang-edukasyon na ihatid sa atin ni Mang Cherry Rose B. Arapi. Ang SDO Rizal ay buong pagmamalaking kinilala ng Civil Service Commission sa pagkamit nito ng Maturity Level 2 sa System Recognition o Learning and Development Pillar sa ilalim ng Prime HRM o Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resource Management. Taos-pusong pasasalamat din at pagbati sa top management ng Prime HRM Pillar 2 na sina Ma'am Maret Gonzalez, Sir Bjorn Francisco, Ma'am Monette Castillo at Sir Sherwin Kalueng at sa iba pang bumubuo ng nasabing programa sa kanilang natatanging kontribusyon at tulong sa pagkamit nito. Sa Diyos ang lahat ng pasasalamat at papuri. Ako po si Cherry Rose Arabit na sa inyo ay nagmamalasakit at sa ating kagawaran ay naghahatid ng mga latest update at balitang hit na hit. Mapusong serbisyo para sa batang Rizalenyo. Isinagawa ang pagpupulong para sa mga kwalipikadong mga punong guro nitong ika-anim ng Enero 2023 sa Casa Rizal. Para sa kabuuang detalye ng balita, narito si Sir Arvin Benamihe. Kaysa sa natatanging layunin na payabungin ang sistema ng edukasyon, isang pagpupulong ang isinagawa para sa mga kwalipikadong punong guro sa Divisyon ng Rizal noong ika-anim ng Enero 2023 sa Casa Rizal. Ito ay sa panguna ni SDS Susan D. Aloribiana kasama sina ESDS Dr. Gloria C. Roque, ESDS Dr. Bibilin M. Pambid at HRMO Unit Head Jean Puentes at mga kwalipikadong punong guro. Tampok sa nasabing pagpupulong ang mga kaakibat na responsibilidad ng isang punong guro at mga posibleng designated school assignments. Ang mga punong guro ay sumailalim sa masusing proseso. Matapos ang anunsyo ng resulta ng principal test o National Qualifying Examination for School Heads o NQESH noong Nobyembre 2022, naglabas ang Divisyon ng Rizal ng mga bakanting posisyon para sa mga punong guro at katuwang na punong guro o assistant principal sa
bisa ng Division Memorandum Number 572 Series of 2022. Ang mga dokumento ay sinuri sa pamamagitan ng DepEd Order Number 42 Series of 2007, Order Revised Guidelines on Selection, Promotion and Designation of School Heads at ng HRM PSB Resolution Number 4 Series of 2022. A resolution recommending for the approval of internal guidelines for DepEd Order Number 42 Series of 2007 and its adoption, revised January 2022. Opisyal nang itinala noong 28 ng Disyembre ang listahan ng mga kwalipikadong punong guro sa pamamagitan ng Division Memorandum Number 627 Series of 2022 na naglalayong ipalam sa publiko ang resulta ng naganap ng nasabing seleksyon. Sa makatuwid, isa lamang itong patunay na patuloy sa pagtugon ng Division upang ang bawat paaralan ay mapamahalaan ng mga mapupusong lider na gagabay sa pag-abot ng pangarap ng bawat batang Rizaleño. Ako si Arvin Abiarte-Amihe, saan man, kailan man, hatid ay balita at kaalaman, mapusong serbisyo para sa batang Rizaleño. Nagwagi ang dalawang paaralan sa SDO Rizal sa katatapos lamang na 2022 to 2023 Nestle Wellness Campus Program na ginanap nitong Enero taong kasalukuyan. Para sa kagagdagang detalye, narito ang balitang pang-edukasyon na ihatid sa atin ni Ma'am Geraldine Olivar. Sa bisa ng Calabarzon Regional Memorandum Number 69 Series of 2023, itinanghal bilang national champion ang Tuna Balibago National High School sa Cardona, Rizal sa katatapos lamang na Nestle Wellness Campus Virtual Cook-Off Contest na ginanap noong 18 ng Enero 2023. Ito ay kinatawanan ni student chef Esmeralda Kisha Halili, Ginang Francis Ann Halili at coach Jessa Raimundo. Nagbigay naman ng suporta ang kanilang school principal na si Sir Edric Orgelias at Public Schools District Supervisors Dalia Certeza at Sandra Servitilio. Ibinida ng grupo ang kanilang winning dish na tinawag na Fisherman's Plate na naaayon sa pinggang Pinoy principles at bilang pagkilala na rin sa pangunahing kabuhayan sa bayan ng Cardona. Kasabay nito, itinanghal din bilang fifth placer ang Angono National High School sa Virtual Dancercise Contest National Level na pinangunahan ni na Angono National High School Principal Reynante Flores, Coach Annie Perez de los Santos at PSDS Sheila Peñano. Bukod sa pagmamalas ng angking galing at talento, patunay lamang ito na kasabay ng pagsulong ng edukasyon ay pagpapahalaga at pagtataguyod sa masustansya at maayos na kalusugan ng mga batang Rizaleño. Ako si Geraldine Olivar, ang natural working girl ng SDO Rizal. Mapusong serbisyo para sa batang Rizaleño. Yan at iba pang mainit na balita ang inyong pakatutukan sa pagbabalik ng The Blue Rizal Forum. Going Beyond Education News. Lahat tayo nagsisikap. Lahat tayo nagsisipag. Lahat tayo nais tumalino at gumaling. Lahat tayo gustong makatulong sa pamilya at sa bayan. Lahat tayo maaasahan. Lahat tayo gagawa. Lahat tayo tutulong. Lahat tayo didiskarte at dilikha para sa ating kinabukasan. Dahil lahat tayo ay may pangarap, may gustong abutin, may nais marating. At kahit pahumarap sa libu-libong hamon ng buhay, ang tatag ng lahing Pilipino, nangingibabaw, susulong. Tayo ay magiging matatag. Matatag na kurikulum, matatag na paaralan, at agarang serbisyo para sa edukasyon. Matatag na programa sa mag-aaral at kabataan. Matatag na suporta para sa mga guro. Ang ating pangarap, maaabot, mararating, basta tulong-tulong, magsisipag tayo, magsisikap tayo, para sa isang bansang makabata, batang makabansa, lahat tayo, lahat tayo, lahat tayo, matatag ang pangarap, matatag ang kinabukasan.
Agosto. Huwag po maingay. Halina at samahan niyo akong kilalan ang mga makabagong bayani sa makabagong panahon. Bagani. Pamalas ang tanking galing, tumayong buong tapang harapin ang buhay at kapin. Ilang kilometro man ang lakbayin, lumakad man sa maputik na daan, at tumawid man sa ilog. Mga ngiti ng bawat estudyante ko ang nagsisilbing motibasyon ko sa araw-araw, lalo na't alam mo na bilang guro, tungkulin kong bigyang pag-asa ang bawat bata upang matuto sa kabila ng hirap ng buhay sa gitna ng pandemya. Hindi maikakaila na sa pagsisimula ko sa aking profesyon ay kasabay ng pagmulat sa obligasyong gagampanan ko sa buhay ng aking mga mag-aaral. Isang malaking hamon sa akin ang maghatid ng dekalibret mataas na kalidad ng edukasyon sa bawat bata sa gitna ng kinakaharap na pandemya. Hindi naging hadlang ang pandemya upang maihatid ko ang tungkulin kong magbigay ng karunungan at kaalaman sa mga mag-aaral. Katuwang ang mga taong tumulong sa likod ng matagumpay na pagtuturo ko sa loob ng isang taon, mas kasiyahan sa pagtuturo ang siyang nanaig. Katuwang ang bawat guro sa Yapak Elementary School, nasusuyod namin ang bawat tahanan, masigurado lamang na maihahatid ang bawat aralin sa mga mag-aaral. Tuwang ang mga huwarang magulang na nagsilbing guro sa loob ng tahanan, pinapakita ang suporta sa kanyang mga anak. Katuwang ang poong may kapal na patuloy na nagkakaloob ng lakas, gabay, at pag-asang patuloy na kamtin ang ating mga mithiin. Ako si Sir Aldwin Jerome SM Austria, bagong guro, katuwang ang mga makabagong bayani sa makabagong panahon. Kapwa guro, mga magulang, komunidad, mapagtatagumpayan ang bawat hamon para sa pangarap ng mga mag-aaral. Maging kaisa ko kayo bilang makabagong bayani sa makabagong panahon. Baganing Pilipino, mabuhay ang bawat gurong Pilipino.
Ang pagkatuto ay hindi lamang nangyayari sa apat na sulok ng silid-aralan. Learning is a continuous process at tunay ngang akma ito sa tatlong mapapalad na guro sa distrito ng Pililya na kalaunan ay tutunguhin ang landas ng pagiging isang punong guro. Atin sila ngayong kilalanin. Una na dito ang napakasipag at masayahing master teacher ng Kisaw Integrated National High School. Pala si Sir George Patan, Master Teacher 1 ng Kisaw Integrated National High School. Ipimajor ako kaya masayahin ako sa klase yung kinakailangan ng bihan ko ng mga bata. Nung malaman ko na makapasa ako sa NQS, sobrang nabigla ako talaga kasi ang hirap umasa na pumasa ngayon yung pagkakataon na online kasi yung NQS. Kaya sobrang natuwa naman ako. At siguro ang isa sa mga dahilan na ba't ako gusto kong maging schoolhead. Naging napaka-imposible sa akin kasi ang mag-aral eh. Makapagtapos ng mag-aaral. Kaya gusto ko talaga, prioridad ko na makatulong din. Oo, mamimiss ko yung class ko, yung pagtuturo ko. Pero sa tingin ko, kung maging schoolhead ako, mas marami akong matutulong ang mga bata sa kaaralan. Ayon kay Sir George, bilang isang guro, ay marami na rin siyang mga pagsubok na kinaharap. Ngunit ang mga ito ay nagsilbing blessings in disguise dahil ito ay naging matibay na pundasyon at makabuluhang karanasan na kanyang babaunin sa bagong destinasyon bilang isang ganap na punong guro. Ngayon na magiging punong guro na ako. Excited na ako rin na tanggapin ang hamon. Malayo, bundok, dalawa nga ang pinagkaloob sa akin, pero tatanggapin ko ito. Mas na-excite akong mas paunlarin pa ang aking sarili para makapaglingkod sa iba. At lagi kong tinatanim sa aking isip na pupunta ako sa paaralan na aking paglilingkuran para maglingkod at hindi para paglingkuran. Sumunod naman nating kilalanin ang isa ring master teacher sa junior high school na naniniwalang sa pagtuturo kailangan ding ipaunawa sa mga mag-aaral ang purpose ng kanilang pag-aaral, kung bakit at para saan o kanino nila ito ginagawa. Ito po si Mrs. Maricel Santiago Masikip, Master Teacher 1 ng Paaralang Malaya Integrated National High School. Si Ginang Maricel Masikip ay isang mahusay na guro sa matematika. Tulad ng ibang mga kaguruan, marami din siyang papel na ginagampanan sa kanilang paaralan. Sa loob ng 15 taong pagtuturo at 4 na taon bilang master teacher, ay naramdaman niya ang value ng pagiging isang guro. Bukod sa mga mag-aaral, ay nakapag-contribute na rin siya bilang grade level chairman ng grade 10 teachers at nagbibigay ng technical assistance sa mga kaguruan. Siya rin ay nagsilbing multimedia team consultant ng kanilang paaralan. Dahil dito ay mas napaiting ang kanyang kakayahan bilang isang guro patungo sa kanyang landasin bilang isang ganap na punong guro. Para sa akin, naging inspirasyon ko yung mga taong nakapaligid sa akin. So, syempre, ang aking pamilya, ang aking mga kapatid, ang aking asawa, at ang aking mga anak. At syempre, pakaalalan itong mga kasama ko, mga co-teachers. So, masarap sa pakiramdam na sinasabihan ka nila na salamat po, ma'am, sa inyong technical assistance. At dumating na rin na sa punto na nagagandaan ko sila ng mga idea na, ma'am, bakit hindi kayo mag-principal? So, yung mga words nilang doon, nagbigay sa akin ng pag-iisip. Kumbaga, inisip ko na, bakit kaya hindi ako mag-take ng principal test? So, sabi ng mga co-teacher ko, ay kaya mo na ako sa... Good job, ma'am. Sama-sama po tayo sa positibong pagbabago. Tunghaya naman natin ang kwento ng dalugguro isa ng Pililya Integrated National Ako, High School. Sir Christopher A. Olaya, Master Teacher 1 ng Pililya National High School. Sa 18 taon ng aking pagtuturo, marami akong mga proyekto na iambag sa paaralan. Sa narito, nagnatawag kong Project Complete Pro.
o Computer Literacy Tutoring Program. Kung saan, ang ilang mga estudyante na walang kakayahan na matuto ng computer ay tinuturuan ng kanilang kapwa estudyante ng computer education. Ayon kay Ginoo Onaya, bukod sa kanyang pamilya ay ang mga mag-aaral ang nagsilbing inspirasyon upang tumuwin ang landas ng pagiging isang punong guro. Siya ay naniniwalang ang pagiging isang punong guro ay pagiging isang transformational leader. Bilang isang ganap na punong guro, isa lang ang aking pinaniniwalaan. Bawat bata, kinakalinga. Saludo po kami sa inyo, mga sir at ma'am. Hangad namin ang inyong matagumpay na pamumuno bilang mga makabagong punong guro. Mabuhay po kayo! At upang bigyan ulit tayo ng mga kakaibang trivia at makabagong kaalaman, narito muli ang kaabang-abang na si Kuya Roy para sa hashtag Alam na Des! Magandang araw mga kablunzad! At dito na naman ang Sir Roy, ang positibong gurong patuloy na magbibigay sa inyo ng mga positibong balita at mga kakaibang informasyon na maaaring na inyo palang malalaman. Ito ang hashtag Alam na Des! Ngayong buwan ng Enero ay pinagdiriwang natin ang National Bible Day. Ito ay nilandaan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong 5 ng Enero taong 2017. Ilalim ng proklamasyon bilang 1-2-4. At alam niyo ba mga kablurizay? Isa ang bayan ng Cardona na katangi-tangi ang naging pagdiriwang ng National Bible Day. Nagkaroon sila ng motorcade upang ipaalam sa lahat ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia. At ang Cardona Church of Christ at ang kanilang ministro na si Brother Francis Santiago kasama ang Municipality of Cardona sa pamumuno ng kanilang mayor na si Mayor Bernardo Jun San Juan at ang Tourism Office. Ay tungo ating mga mag-aaral sa Cardona Senior High School at University of Resource System Cardona Campus upang ituro ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia sa ating mga buhay. At syempre nagkaroon sila ng isang programa na ang layunin ay mas lalo pang paigtingin ang kanilang bayan sa pagdiriwang ng Bible. At mga Kablo Rizal, sabay-sabay nga natin sagutin ang ilang mga trivia questions patungkol sa ating Biblia. Handa na ba kayo? Una, sino ang pinakamatandang nakasulat sa Biblia? Mahusay, si Methuselah na namatay sa edad na 960. Pangalawa, ano ang huling salita sa Biblia? Kumpak, Amen. Saan lumaki si Jesus pagkatapos bumalik sa Ehipto? Mahusay sa Nazareth. Sanayin ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Kahit matanda na siya ay hindi niya itong hiwalay. Kawikaan 20:6. Alam niyo ba mga Kablo Rizal? Na ngayong buwan ng Enero ay pinagdiriwang natin ng Children's Day. Ito ay sa visa ng proklamasyon bilang 552 taong 1959 na nagdedeklarang ang unang ikatlong linggo ng bawat taon ay araw ng mga bata na naglalayong itatuyod ang isang araw na nakatuon sa mga bata upang bigyan sila ng lahat ng pangangalaga at atensyon na kinakailangan nila upang sila ay maging mabuti at kapakipakinabang na mga mamamayan. Ang proklamasyon ay diniklara ni Pangulong Carlos E. Garcia noong 14 ng Enero taong 1959 sa lungsod ng Manila. Nilalayon din ito na itaguyod ang proteksyon at karapatan ng lahat ng mga bata sa panahon ng crisis tulad ng COVID-19 pandemic. Ang pagdiriwang ay pinangunahan ng DSWD, National Youth Commission at Council for the Welfare of Children. Ipinanawagan naman ng lokal na pamahalaan sa mga magulang at mga nakakatanda na parating natin isaalang-alang at itaguyod ang kapakanan, kaligtasan at kinabukasan ng ating mga kabataan. Muli mga Kablo Rizal, ito po ang inyong Sir Roy, ang positibong gurong lagi nagsasabing,
dito sa Dep and Rizal lamang ang may alam. Hashtag I love the best! Binisita ni DepEd at Undersecretary and Chief of Staff Epimaco V. Dancing III ang kabilang sa Last Mile Public School sa Rizal upang personal na makita at masuri ang kalagayan ng mga ito at makapagbigay ng kinakailangang technical assistance. Naunang nagsagawa ng courtesy call si Yusek Dancing kina SDS Susan Oribiana, ASDS Babylon Pambit, ASDS Gloria Roque at Division Engineer Richie Lagunda noong Enero 27.
upang bigyang pagkilala sa inilaang paglilingkod at mabigyan ng makabuluhang pagre-retiro sa serbisyo ang mga teaching and non-teaching personnel, nagsagawa ng Virtual Healthy Aging and Retirement Transition Program noong Enero 27. Tinalakay ni Maria Buenafe Bergaste, Registered and Licensed Psychometrician and Psychologist, ang tungkol sa mental and emotional wellness, habang pinaliwanag naman ni Freelance Financial Advisor Jan Greg Parilla ang tungkol sa financial wellness na inaasahang kapwa makatutulong sa mga nalalapit ng magretiro na empleyado ng SDO Rizal. Pinangunahan ni GSIS Corporate Social Advocacy and Public Relations Facilities Department Manager Ryan Palad kasama ang iba pang kawani ang paghahatid ng ICT educational equipment na nagkakahalaga ng 400,000 sa Laiban Elementary School sa Tanay noong 25 ng Enero. Pinamunuan ang pagtanggap ng donasyon ni SDS Susan Oribiana, PSDS ni Canor Macarulay at ng school principal na si Sorbeo Bernabeo III. Isa ang LES sa 25 napiling paaralan ng GSIS sa buong bansa na maging benepisyaryo ng kanilang donation project. Nais sa katuparan ng programang ito sa pamamagitan ng pagtutulungan at pamamahala ni Education Program Specialist 2 Jovelyn Hakeka, Senior Education Program Supervisor Nico Aquino at ni Chief School Governance and Operations Division Ferdinand Pascual. Patuloy ang pagtanggap ng mga paaralan sa Rizal ng Smart LED Television Package mula sa Rizal Provincial Local Government Unit. Pinangunahan ni Board Member June Bitak ang pamamahagi ng nasabing television package sa ilang mga paaralan sa lalawigan. Kabilang sa mga nakatanggap na nito ang Basecamp ES, Southville 8 National High School, Crestville ES, Antonio Esguerra MNHS, San Juan ES at San Lorenzo Ruiz ES na pinangunahan ng kanilang punong guro at PSDSS. Tinanggap ng Nugan Elementary School mula sa Pililia Sub-Office ang kanilang sertipiko, plaque at mga laptop matapos itanghala Division's Most Outstanding School-Based Feeding Program o SBFP Implementer para sa taong panuruan 2020-2021. Pinangunahan ni SBFP Focal Person and Alternate Nurses Paul James Sanjego at ni Joanne Ramos kasama si na Pililia PSDS Ma'am Danisay Torres at Pililia SU Nurse Janela Belanguel ang pamimigay ng mga ito kina Feeding Coordinators Mary Ann Pendon, Ara Senir at sa kanilang punong guro na si Ma'am Solita Combis. Isinagawa ang pagkilala sa Outstanding Implementers of SBFP upang kilalanin ang kanilang matagumpay na pagsasagawa ng programa bilang pagsuporta sa adhikain ng pamahalaan na magbigay ng mga pangangailangan ng mga mag-aaral lalo na sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ako si Renzel J. San Juan, hatid ay balitang makatotohanan, ang inyong correspondent mula sa Tanay Rizal. At iyan ang ating news bits. O ito mga mama, nitong nakaraang buwan ng Enero ay isinagawa natin ang iba't ibang pagsusulit tulad na lamang ng second quarterly exam at ang NAT para sa grade 12. Kayo ba ma'am, ano ang maibibigay niyong tips para sa ating mga ka-Blue Rizal, lalo na sa ating mga learners sa tuwing sila ay magkakaroon ng kanika nilang mga exam? Siguro sa akin, kailangan nila mag-review ahead of time para ma-recall yung mga lessons ng mga nauna noong second quarter. How about from Carla? Siguro ako mabukod sa pag-aaral, syempre kailangan nilang matulog bago yung araw ng exam and syempre magdasal. At para sa akin naman, ma'am, siguro ang isa rin sa pinakamabisang paraan ay yung pagsusulat nila ng notes, take down ng notes, and paggawa pa rin ng mga pointers to review. O ito, ating alamin, paano nga ba pinagandaan ng ating mga ka-Blue Rizal ang second quarterly exam, pati na ang NAT ng grade 12? Iyan ay ihatid sa atin ni Sir Marlon Andal para sa I-Share Mo Na. Ikaw ba yung tipong nangangatog at pinagpapawisan sa tuwing darating ang araw ng exam? Ikaw ba yung tipong magsasabi sa iyong guro ng, "Ma'am, sir, may I go out?" bago magsimula ang pagsusulit? Hindi laging madali ang paghahanda para sa panahon ng anumang uri ng pagsusulit.
Marahil maraming dahilan o bagay na nakakasagabal upang ang isang tulad mong mag-aral ay mas higit na nakasentro bago pa ang araw na tinakda para sa iyong exam. Subalit hindi dapat ito maging rason upang iyong kalimutan ang mahalagang bagay tulad ng iyong mental at pisikal na kalusugan upang higit na maging handa para sa gagawing pagsusulit. Bago mapunuin ang iyong utak ng mga bagong konsepto, teorya at data, isang magandang ideya na malaman mo ang ilan sa mga estilo ng ating mga ka-Blue Rizal kung paano nila pinaghahandaan ang bawat pagsusulit na kanilang kakaharapin sa paaralan. Kaya naman, ating alamin dito sa Ishare Mo Na kung paano pinaghandaan ng ating mga ka-Blue Rizal ang katatapos pa lamang na Second Quarter Examination at National Achievement Test o NAT para sa mga Grade 12 students. Paalala lamang po, ang bawat larawan na aming ipapakita ay larawan po noong nagdaang dry run at hindi po ito yung actual na araw ng pagsusulit. Ayon sa ating ka-Blue Rizal na si Maylin Toledo Sison, by reading the modules, reviewing it, and searching additional info on the internet with her son before tackling it, slowly helped his son to understand the lessons. Though, according to her, it was not so easy. This style help her son further improve her to answer each question confidently. Ang atin namang ka-Blue Rizal na si Loida Simeon, mahalaga daw sa kanya na lagi niyang pinapabasa ang kanyang anak ng mga aralin. At hindi lamang kung nalalapit na ang pagsusulit para mas lalong tumatak sa isip ng kanyang anak ang mga napag-aralan nito. Bawat gabi, pinagdarasal niya rin ang kanyang anak para bigyan ng sapat na karunungan ng Diyos. Aba, syempre, sinasabi niya pa na galingan para may Jollibee. Isa pang Chicken Joy. Sabi naman ni ka-Blue Rizal Chris Riley Javier Gain ng Santiago Elementary School ng Baras, lagi siyang nakikinig at nagre-review kahit nasa paaralan pa siya at hindi pa siya nakakauwi sa bahay. Dagdag pa niya, nanonood din siya ng mga videos online tungkol sa lessons upang makapasa sa second quarter examination. Ang sipag naman talaga ng ating mga ka-Blue Rizal. Ang sabi naman ng ating ka-Blue Rizal na Siana May Garcia na mula ulit sa Santiago Elementary School ng Baras Rizal, bukod sa pagbabalik-aral ng mga aralin, hindi siya nag-iisip ng mga negatibo at ang iniisip niya lang ay ang kung paano pumasa sa exam. What mind conceives, the body achieves. Mula naman kay Mami Correa MD Janice, ang teknik niya ay pinapabasa niya sa kanyang anak ang mga aralin at pinasusulat niya ng paulit-ulit hanggang sa makabisado nito ang mga nagdaang aralin. Ayon pa sa kanya, ang repetisyon ay may bisang teknik upang mas mabilis na maalala ang mga napag-aralan. Si Mami Lani Quijano naman ay may ibang paraan na ginagawa. Matapos ipabasa at ipaunawa ang aralin, ini-integrate niya ang mga tanong sa laro ng kanyang anak. Habang naglalaro ang anak niya ay tinatanong niya ito ng mga katanungan na related sa pinag-aralan niya. Hindi nga naman halata, no? Nag-i-enjoy na at nakakapag-review pa. Ang atin namang ka-Blue Rizal na si Mami Du Pasqua gumagamit ng DD card sa anak habang nag-aaral at hinahayaan niya rin ito na magsagot mag-isa upang maging independent pagdating ng pagsusulit. Iba-iba man ang naging paraan ng pagbabalik-aral ng ating mga anak upang mas maging handa sila sa nagdaang second quarter examination at National Achievement Test o NAT, huwag nating kakalimutan na ang pinaka-importante pa rin ay ang ating pagkahilig sa pagbabasa upang sariwain natin at mas malaman ang bawat detalye ng paksa na ating pinag-aaralan. Batid natin minsan na mas nabibigyang diin ng mga mag-aaral ang pagsasaulo ng impormasyon, subalit nakakalimutang kilalanin ang istruktura ng pagsusulit. Ganun pa man, maging anuman ang pagsusulit na kakaharapin ng ating mga ka-Blue Rizal students, naipakita naman o naipapakita ng ating mga ka-Blue Rizal parents ang kanilang suporta ay talaga namang malaking bagay para sa edukasyon ng kanilang mga anak, mapa-major exams o not man yan. Iyan naman, saludo kami sa inyo mga magulang at mga mag-aaral. Alam nating malayo-layo pa ang tatahakin ninyo at mas marami pang mga darating na pagsusulit sa inyong mga buhay. Ngunit lagi niyong tatandaan na walang pagsubok o pagsusulit na hindi natin mapagtatagumpayan kung ito ay sama-sama nating paghahandaan.
Muli, ito ang inyong gurong tagapagbalita, Marlon C. Andal, ang mighty voice ng Rizal na muling nagsasabi na ang kapangyarihan ng boses ay nagdudulot ng lakas at karunungan. Hashtag Better Together Rizal, hashtag Sulong Blue Rizal. At iyan po ang i-share mo na. Bago po natin tapusin ang ating programa ay siyempre, tayo ay nagagalak, natutuwa kasi we're celebrating the 1-year anniversary of our program. Kaya naman, Happy Anniversary! Ay, marami pong salamat sa ating mga kablulisan. Ayan, na patuloy na nanonood sa ating programa. At siyempre, maraming salamat dito sa bumubuo ng Blue Rizal Forum Team. Ayan, kaya patuloy niyo po kaming suportahan at hayaan niyo akong tawagin ang mga kasama namin natin dito sa Division Office. Nariyan ang Happier ni Ma'am Cherry Rose Arabit. Nandiyan rin ang ating napakagwapong Sir Mark Jocado. Nandiyan din Sir Ken. Yung bumunta sila rito. And of course, si Ma'am Jera, the sexier Ma'am Jera. At of course, ang ating PSBS with the red hair, pinakamaganda. Yan si Ma'am Mir. Yan. Yes. Makikita niyo po o makikita niyo po sila. Yan. Dito na po tayo. At syempre, nais din natin po magpasalamat po sa ating top management sa pangunguna po ng ating SDS, Ma'am Susan Ribiana, ang ating ASDSS, si Ma'am Babylin Pambid at si Ma'am Gloria Roque. At syempre, ang ating sign language interpreter, syempre, walang iba kundi si Ma'am Maricel Hernandez. Yan. Yan. Happy anniversary po! Yay! Happy anniversary! Season 2. Yan. Wag na po kayong malis. Mula po sa buong persa ng DepEd Rizal Public Affairs Team, yan po ang mga mainit na balita para sa buwan ng Enero. Asahan ninyo na marami pang balita ang aming mayahatid para sa ating mga ka-Blue Rizal. Ako po si Antoinette Dumakita. At ako naman po si Carla May Castro Cruz, balitang pang-edukasyon para sa batang Rizalenyo. At ako naman po si Raymark Marin. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng The Blue Rizal Forum. Sabay-sabay, Going Beyond Education News!